din paano kami makapag handa ng sarili namin kung ganun. Sorry, ah. Hindi ako magko-cooperate dahil sinabi ng gobyerno natin na hindi tayo magko-cooperate. Di ba? Sino ako para magko-cooperate? Sinabi na nga ng gobyerno natin, knowledge than the president, nagsasabi na hindi siya magko-cooperate at hindi niya i-allow yung ICC to come in. O bakit ako magko-cooperate? Pero pag sinabi ng presidente na magko-cooperate tayo, I am only a citizen of this republic. I am bound by laws. Susunod ako. Up to whatever extent they want to do kung pumayag ang gobyerno natin. Kaya ako lang is pakiusap ko lang is pangkahan lalaki, usapang lalaki. Kung gusto ninyong ibisigahan kami, gusto niyo kaming makulong, din sabihan niyo kami ng harap-harapan. Huwag yung iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. Di ba? Yun lang mga pakiusap namin. Oh. Maraming chismis lang. Maraming maritis dyan nagsasabi, lalo na taga-media. Sasabi na, sir, meron na, sir. Totoo yan, sir. Kumpirmado yan, sir. Meron na, pumasok. Sa Boracay pa nga sila nag-check-in, sir. Yung mga ICC, yung mga media na nagmamaritis sa akin. Pero unless I get a confirmation from, official confirmation coming from the government, saan ako maniwala? Bakit ako maniwala sa maritis? Sa gobyerno ako. Sinabi na ba ng gobyerno na di allowed it? Sir, are you asking the government? I mean, the community po ba kayo sa government? Wala, wala akong nag-communicate. We are their subjects. Just tell us what to do. And we will obey your orders. Ano sabihin nila? Kaya sinabi ng presidente na hindi ako papayag na makapasok ang ICC dito para mag-conduct ng investigation. Never. Hindi yan po pwede. So, I am taking the from the president. Hindi rin ako mag-cooperate kung mag-imbestiga sila dito. At hindi rin ako magpapahuli kapag hulihin nila ako. Dahil sabi nga ng presidente natin eh, na hindi siya papayag. So bakit ako magpapahuli? Kung later on malalaman nyo na pumayag pa rin government. Then, what I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala namang problema dyan. Sabihan lang, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na hindi kayo pwedeng, hindi sila pwedeng pumasok, at ngayon nagbago yung ihip ng hangin, pumayag na kayo na pumasok, please tell us. You are our president. You are our leader. Tell us so that we know what to do. Yun lang naman ng amin. Well, nagbabago nga. Kung talagang pinayagan na pumasok, nagbabago nga. Kasi ang sinabi naman na hindi magkakapasok at hindi magkapag-imbestiga. So, ibig sabihin, nagbago nga. Kung totoo, ha? Granting na totoo yan. Pero, I hope this government is kind enough to inform us. After all, we are citizens of this republic and we need protection from our government kung kinakailangan namin, di ba? Siguro, I will, pero alam nyo, dapat hindi na kami ang magtanong sa kanila. Just inform us, mga Pilipino naman kami, mga mamamayan ninyo kami. Di ba? Please. Ano ba, sabihan na lang kami, hindi yung patago o para ang mangyari dyan, para tayo sinaksak sa likod niyan kapag ganun, di ba? Dapat prangkahan nyo kami kung umayag kayo. Hindi na yung patago na magugulat na lang tayo, di ba? Please be man enough to tell us. We will follow whatever Malacañang says. Ha? I don't know. Please ask them. I don't know the motive. Senator, but will you take it against the president kung magbago yung stance niya rito sa... Well, I will cross the bridge when I get there. Kung meron na yan.
I will not say na I will take it against him. Yes, because I joined government to help build this nation. I joined government to make something good for this country. At yun din naman ang objective ng Malacañang. Eh bakit tayo hindi magiging kaalyado pagdating sa kabutihan ng taong bayan? So, papasok ka lang ng gobyerno para meron kasabihan sa kwan eh. Meron kasabihan sa Bisaya pero hindi nyo maintindihan eh. Parang kaabag dili babag. Kaabag dili babag. Kaabag katulong or kakusa or katulong kaabay o pero hindi hadlang, hindi yung babag babag is hadlang eh. Kaabag pero dili babag. Yes, yun naman ang kaya, as I have said, kahit na sumama man ang loob ko, kung sasama man, kung ganting ha, sasama ang loob ko, I cannot ignore the objectives of this government. Ang mission ng gobyerno na ito is pagandahin ang Pilipinas. Ang mission ko rin, bakit ako pumasok sa Senado, bakit ako nag-join sa politics, pagandahin ang Pilipinas. So, pareho lang ang objective namin. So, kaalyado pa rin kami. Ano, ano? The ICC powers, they would be allowed to enter the Philippines as long as they will comply with the legal procedures. So, ibig sabihin yan, may pagbabago na talaga. Di ba? Kasi noon sabi, never. Never. Never sila makapasok. So, kung sinabi ni Secretary Remulla yan, ibig sabihin nagbago ang stand ng gobyerno. I don't know kung ano, sinabi rin ba niya na nakapasok na at nag-imbestiga na. Pwede pumasok. So baka nakapasok na nga. I don't know. Kung may number ako ng Trillanes, tanungin ko kung totoo yun. Wala pa akong number ni Trillanes. Sir, sa the while ago, kung makakapit, kahit din ang sabi niya sa Malacañang doon yan, tapos kung nakapasok na, we're also citizens of this country, kailangan nila protection. Anong protection sir, are we expecting from the government? Protection? Anong protection na pwede ibigay ng gobyerno sa isang ordinaryong citizen, ay pwede rin niyang ibigay dyan sa akin bilang senador at kay President Duterte as former president of this republic. Citizen Rudy Duterte and citizen Bato. Is a citizen of this republic and kung nangangailan na protection, protection na ninyo, gobyerno. Ha? Well, nagsabi naman yung aming Senate President na hindi siya papayag. Oh, sabi tingin naman siya. Tingin niya hindi magbabago. Ha? Tingin niya yun, hindi magbabago. Hindi magbabago siguro yan. Hindi magbabago. I hope hindi magbabago. Ha? Kung totoo, sir. Kung totoo. Kung totoo. Magbago. Yes, that's what we ask. We are asking from them, please. We are your citizens. We are citizens of this republic. Please be kind enough to tell us na andito na sila, so that we can also prepare, di ba? We can also prepare. Kasi sinabi ko lang naman na hindi ako mag-imbestiga, hindi ako magpapahuli dahil sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag, di ba? E ngayon kung sabihin lang niya na pumayag na siya, pag sinabi niya pumayag na siya, then papayag na rin ako. I will dance with the music. Di ba?
Hindi mag? Hindi ko magtatago. Ay, bakit ako magtatago? Kahit saan akong sulok ng mundo. Puta, itong ulo ko na ito. Eh, makatago ako nito. Eh, mahuhulit, mahuhulit tayo dyan. Hindi ako magtatago. Bakit ako magtatago? Bisitahin na lang niyo ako doon sa dahig kung may pamasahe kayo. Bisitahin niyo ako doon. Wala na, tapos na yung sleepless night ko, matutulog na ako, wala na, wala na. Babagabag, hindi na ako babagabag dyan, sige lang. God knows what's best for me. Pag sinabi niya, pinakadabi sa iyo ba ito, is doon ka sa loob ng kulungan, is sunod ako kay Lord. Kung yan ang decision ni Lord. Ah, nag-usap-usap kami. Yeah, si Harry Roque. Harry Roque yun rin yung aming lead counsel. So, can we say na-organize na yung legal team mo to represent you? If ever the ICC investigation will process? Yes, andiyan si Harry Roque. Ha? Yes, siyang para sa aming dalawa ni President Duterte. Siya na mag-represent sa amin. Hindi pa napag-usapan kung magkano ang bayad. Ha? Masyado kasi busy si Tul sa re-election. Magpapa-re-elect pa yan eh. Kaya, pero nandiyan pa rin siya to help me. Nandiyan pa rin siya. Nandiyan pa rin siya. He will, kailangan niya ng marami kang pangdepensa eh. Magagaling na abogado. So, tutulong rin siya. Kaya lang, hindi, in-unburden ko lang sa kanya ng kwan dahil nga busy siya sa campaign period. Ako doon lang ko sa silda mga kampanya. Ha? Well, meron kami na pag-usapan pero it's too early to divulge it. Meron lang kami na meron kami na pag-usapan. Meron kami ang maplano-plano. Paano? Senator, after this, kasi nga napagin ka rin, you're a former PM. So, after this po, will you try to contact yung mga iba niyong tauhan to check kung totoo na may nanggaling nga talaga dito na ICC? Wala man yan. Magsabi man talaga sa akin yung mga polis na yan kapag mayroon. So, ibig sabihin, wala sila na obserbahan. Kasi kung mayroon, even the PNP nga, hindi natin nila tinanong, wala silang kinuhang data doon. Kung nandito mo sila, very partial, very biased investigation ang ginawa nila. Yung kwan lang, yung mga taga-kaliwa lang, mga yellow, at saka yung mga kwan, mga biktima ko no, ng war on drugs. Yun lang ang kanilang kinuntahan, kinausap siguro. Kasi sa PNP, hindi sila gingin ng data, walang nagtatanong. Sa akin din, sa office ko, walang communication. Magpare-elect pa rin ako. Ha? Ha? Magpare-elect pa rin ako. Ha? Ang chances para manalo, bahala ng taong bayan. I leave it up to the people kung gusto nilang papanalunin yung isang senador na i-re-elect lang yung senador na nasa loob ng kulungan. Kung makulong man ako. Ha? Kung makulong man. Pwede kayo mga kanya sa loob ng kulungan. Parang kanya. Text ko na lang yung mga kuha. Mag-text na lang tayo. Against. Ha? Economic. Okay ako. Pero yung pinapaikot nila ngayon na people's initiative nila na yung subject is i-amend yung Article 16, Section 1 of Article 16 na voting jointly, I am against.
Ayaw ko niyan. Bakit ko? Ha? Ha? Ay ba yung sa akin, yung corruption yun, yung magtanggap ng 8,000 tapos 1,000 lang ang bibigay, ang 7,000 eh, binabawi. Oh, bukol. Eh, tanong ko rin yan bukas, tanong ko rin yan bukas. Nandiyan mo taga DSWD bukas. Tanong ko rin yan bukas. Yes, suportado ko yun. Only economic provisions. Oh, titignan ko. Basta pag sinabing economic provisions, pan ako, go ako dyan. Ayaw mo din ng term extension? Ha? Ayaw mo din ng term? No, pangit niyan. Bakit nagkakaroon ng limitasyon ang term? Dahil nga, sa panahon pa nung noon pa, wala, mamamatay ka lang dyan, ikaw pa rin ang mayor. Walang palitan dahil perpetuation to power yung ginagawa nyo. Dahil wala mang makakalaban sa'yo dahil very powerful ka eh. Wala. Oh, give others a chance. At saka, yun nga, kaya nga lumabas sa konstitusyon yan dahil hindi nga maganda yung perpetuation sa power. Oo. Sa PI, para sa PI. Sir, ano yung mga klase? Merong nag-i-issue ng sa Davao City. Pipirma sila, nag-i-issuehan sila ng claim stub. Perma, claim stub. Siguro yan para sa kuan, sa Tupad o sa AX. Kung mag-release sila ng AX, may claim stub na sila. Ito yon. Ito yung prop. Oh, may 3,000. Meron ng 100 pesos. Oh. So, kung din sino kayo sinabi ni Sara na parang pinagsasamantalahan yung mga tamay na hirapan ng tao. Totoo yun. Totoo yun. Kasi ang tao, hindi man mag-iisip ng long term. Ang short term ang iniisip, oh, 3,000. Pambili ko na ito ng bigas. Makabili na ako ng bigas dito. So, pirma na lang ako. Not knowing na bininta na pala na yung kinabukasan ng mga anak, yung mga anak na pinapakain na ng bigas ngayon, out of that 3,000 na binigay, yun na pala. Tapos na kinabukasan ng mga anak niyo. Dapat magkakaroon ng, pero tapos na eh. Tapos na, complied na sila sa mga numbers nila. Congressman. Yung mga congressman, tanongin nyo kung sino congressman sa Davao. Except congressman Pulong at congressman Ungab. Hindi sila kasama dyan. Tanongin nyo kung sino congressman nagpapaikot doon. Ewan ko, hindi ko nakita yung stamp. Basta claim stamp ang binibigay. Partilist. Ha? Basta congressman. Hanapin nyo doon kung sino congressman doon. Ha? Yun na. Hmm. Oh, yun din po natin. Oh. Sen, ba't po kayo against doon sa voting jointly yung House tsaka yung Senate? Eh, paano kayong papayag that mawala na yung bicameralism natin dyan? Wala ng bicameralism, mawala pa yung checks and balances. Oh, paano kung anong gusto nila, sila lang masusunod. Kahit ayaw namin, overrun kami, overrule. Dahil 24 against 322. Oh, saan ka makakakita ng checks and balances niyan? Wala na. Kung anong gusto ng liderato nila sa House, yun ang masusunod. Kuha na lang kami dito. Ang Senado, kuha na lang. Dekorasyon na lang. Wala nang gamit. Hindi ko man nila lahat, pero marami kasi pumasok sa gobyerno,
para sa pangsariling kapakanan, hindi yung kapakanan ng bayan. That's the brutal truth about it. Hindi ko nila lahat, ha? Ha? Well, mahirap na, kasi kung sabihin mo, kung kumpruntahin mo rin sila, sabihin mo lang sa kanila, sabihin man nila sa'yo na, boss, pasensya ka na, just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Oh, following orders lang daw sila. So, wala tayong, mahirap din sisihin mo sila. Pero, kung tutuusin, pwede talaga sisihin. Bakit ba? Porque order, sunod ka lang na sunod. Eh, nakikinabang ka rin siguro dyan sa order na yan. Bakit ka sumunod? Can you believe the speaker? Ha? Can you believe may kumpas si speaker? Yung kumpas si speaker? May kumpas si speaker, Martin Romualdez? Can you believe? Yun ang sabi sa akin yung congressman eh. Yun ang sabi sa akin. Oh, hindi ko lang sabihin kung sino. Oh, baka mamaya magalit sa kanya, pagalitan siya. Ha? Iba yun, iba. Iba, hindi ko nakausap yun, hindi ko nakausap yun, nabigay ng stab. Hindi ko nakausap. Iba. Ibang Congress. Iba, ang dami ng mga babait na congressman sa Mindanao na nagpapasintabi, tatawag sa'yo. Pasensya ka na, Sen, ha? Following orders lang kami, mga ganon, di ba? Ang sabi mo. Sige lang, kawawa rin kayo dyan. Alam kong survival kayo dyan. Survival yung ginagawa nyo dyan. So, in order to survive, you have to follow orders. Wala kayong magawa dyan. Sunod lang kayo kung kailangan nyo sumunod. Yes. Oh, pasensya lang. Following orders lang kami. Ha? Orders ng liderato ng Congress. Ha? Ha? Oo, alangan. So will you be co-sponsor in offering yung IHC6 resolution po ni SP Senator Angara sa kanina ng Loren? Na? Saan sa? Dun sa resolution to share for the economic Yes, kasama ko doon because it's been napag-usapan namin yan. Suportahan namin. 24 lang kami. We will support each other. Sabi mo ni Senator Cocos sa interview kahapon sa radio, parang under threat kasi yung Senate because of the PI. So parang self-preservation itong resolution ng Book House number 6. Hindi lang naman doon sa under threat, pero you have to see the bigger picture. It's not all about the existence of the Senate. You have to see the bigger picture. Bakit nailagay yan sa konstitusyon, yung bicameralism? Bakit nailagay sa konstitusyon yung checks and balances? Para gaganda ang Pilipinas. Eh, pag mawala yan, wala na. Kung ano nilang gusto nung leader, parang one-man rule eh. Ayaw mong sumunod. Sige. Tapos ka. Di ba? Zero ka. Wala man akong nabalitaan. Wala akong nabalitaan, ha? Wala akong nabalitaan. Ako pa, makakabalita sana ako kasi makakabalita talaga ako kung meron, ha? Pero pasensya ka na, baka hindi nila ako binalitaan. Pero kung may nababalita, kung meron ganyan, makakabalita ako siguro. Wala nagmamalitin sa akin. I would like to state this clear, ha? Na I'm not supporting any destabilization effort. I'm supporting this government through and through. Kahit ano mangyari, kahit sabihin mo, papasokin lang yung ICC, andyan pa rin ako, suporta pa rin ako. Dahil, kasi kung magiging makasarili tayo niyan,
sabihin mo, gusto mo nang makuha itong gobyerno dahil nandyan, pinapasok ng ICC, no? Huwag tayong ganyan dapat dahil isipin natin, hindi lang naman ako, pag may destabilization, apektado buong pamilya ko, buong bayan ko, buong... So, kawawa naman ang Pilipino kapag magsasuffer, magkabumbahan dyan, magliparan yung bumba sa aeroplano, mga kanyon dyan, magbumbahan ng mga government forces at saka yung mga rebuilde. Kawawa naman ang Pilipinas. Kaya ayaw na ayaw ko talaga magkaroon ng disturb. Sa huling ka na mag-sacrifice para sa bayan? Well, matagal akong nag-sacrifice sa bayan. Matagal ko na in-offer. Ilang gira na daanan ko. Sabi ko, mamatay ako anytime. Basta importante, lumaban ako para sa bayan. Eh, matagal na yung ginagawa ko yan. Pero ginawa ko noon, bakit hindi ko paggawin ngayon? Diba? Doon sa supposed rally na in-organize, wala ba kayong natanggap na invitation? Wala ko natanggap. Wala ko natanggap. Pero I have to make it clear, ha? I have to make it clear. This is a public statement. I'm not supporting any destabilization effort. Gusto ko talaga magandang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas kapag mayroong destabilization. Well, alam naman nila na ako'y, I am a rational being. Depende rin sa presentation nila, sa disturb nila. Baka sabihin, kung ano yung sasabihin nila, rational being ako. Pero, to tell you honestly, honest ako, I am very transparent to everyone. Nobody contacted me, nobody informed me, at wala akong narinig na balita about that. I will ask them why? Oh, why? So magdidebate muna kami. Pero sa aming debate, kuan pa rin mangingibabaw pa rin yung pagka anti-disturb ko. Mangingibabaw pa rin. Yes. Pulburon. Sino? Wala akong informasyon. Sino ba nagpalabas yan? Si, kanino galing? You should know the source. Tanungin natin yung source kung sino yan at totoo ba talaga yan? Ibig mong sabihin, magkagulo Pilipinas dahil lang sa pulburon? Ang babaw naman ng Pilipino. Eh. Diba? Magkakaroon ng gira, magkakaroon ng destabilization dahil sa pulburon. Ha? Oh. Ha? Whatever, basta ako, I'm here to support the Constitution and the duly constituted government. Sa? Birthday wish ko. Good health. Good career. Political career. And marami pang matutulungan na tao. Yun lang. Salamat ha, thank you. Salamat. May dagdag yung wish ko. Na sana hindi na ako ipapasubo ng ibang taga-media. para hindi ako mabas. Biro lang yun ha, biro tayo, biro. All of you are my friends. Love you yan. Kahit na minsan nagtatampo ako minsan, pero mahal ko pa rin kayo. Thank you. Happy birthday. Happy salamat. Birthday. Salamat. So, akin na ito ha. Hey, kain na yun. Okay.
meron lang iba na.